syempre nag-segue na tayo dahil andito na siya. Let us all welcome and call on the R&B Queen, Kyla! Kadira sa akin. Oo, oh, syempre. Kasama ko siya. Mas maliit pa. Mas maliit pa siya. Syempre, tinawag yun natin si Kyla. Hello, Kyla. Welcome sa Kapamilya Chat. So ito, dahil alam ng mga chatters natin, meron tayong biglaang. Gugulatin natin si Darren at gugulatin din natin si Kyla. Meron tayong biglaang pa-duet before we let Darren go. And the song is Flashlight. So, kailangan natin tanjon. Sige po. Acapella ba? Acapella ba tayo? Restan? Or meron tayo? Sige po. Okay. Sige po. Okay. Hanging on a leap when I got you at night. Cause I look around, need to see a sweet light. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. Can't stop my heart when you're shining in my eyes. Can't lie, it's a sweet light. Stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. Cause you're my flashlight. You're my flashlight. You're my flashlight. Oh, oh. Chat. We'll take a quick break at sa pagbabalik natin, more of Kyla dito lamang po sa ating Kapamilya Chat. At nagbabalik po tayo dito sa Kapamilya Chat. Of course, we're still with the R&B Queen, Kyla. Hi, Kyla. Ayan, kanina medyo may impromptu duet sila ni Darren. Oh, hindi lang magaling si Darren. Si Darren talaga. Dahil ready siya. Buti na lang magaling kayo pareha. Siyempre, pag-ubot, diba? May konting saluhan. So, para sa ating Kapamilya Chat session, this is her second time, I think, para mag-guest dito sa ating Kapamilya Chat. Meron tayong three topics na pag-uusapan. The first topic is Kyla as a singer, of course, about her concert. Yes. Kyla as a wife and a mom. Siyempre, matatouch din natin yung topic na yun kasi maraming fans dito na gusto magtanong ng beauty tips. Ha? Oo. Mula kay Kyla. And of course, our last gap would be Kyla exclusive, wherein may mga pasample tayo ng konti. Alright. Mula kay Kyla. So, simulan na natin. Let's talk about your concert. So, saan nang galing yung idea? Kumbaga, nang magkaroon ng isang concert na Flying High. Actually, this year is my 15th year. So, I'm really celebrating my 15th year in the music industry. And, syempre, with the help of my new management, Cornerstone, nag-usap kami na we need to have a concert. Yun. So, yun nga, napag-desisyon na sa November 20. Tamang-tama kasi talaga, nung nag-release ako ng album 15 years ago, it was mga November pa December, mga ganun. So, talagang eksaktong 15 years. So, timing na timing. Yes. Ano daw yung pinagkaiba nitong Flying High concert sa the rest of the concerts na kumbaga napanood ng ating mga kapamilya? Okay, for the last 15 years, syempre mas nag-mature na ako. Mm-hmm. There a lot of changes, marami ng mga changes na naganap. I've collaborated with more artists now. From 10 years ago when I had my last concert, last solo concert. Yes. So, syempre mas sabik na sabik ako ngayon. Talagang iba yung excitement dahil namiss ko din naman to perform solo on stage. How are you feeling right now na nalalapit na itong Flying High? Since sabi mo nga, November 20 na, guys. Yes, 8 days to go. Oh, 8 days to go. Kumaga, kamusta yung pressure and yung pakaramdam mo? Yun, alam. Sabi ko nga na sa asawa ko, sorry to see her, my head is all over the place. I'm thinking about so many things. My songs, ang daming kanta dahil syempre na-miss ko to eh. Ang daming songs na kailangan to review and review and review. Keep practicing, mga gagawin ko on stage, dance, you know? And then at the same time, I am also busy with so many things, I have shows here, there, ganyan. So my head really is all over the place. So yung kaba ko parang sobrang, hindi ko na alam. Hindi ko na explain. Paano yung kumbaga nagiging
naging paghahanda mo for this concert? Dahil sabi mo nga, kumbaga naging busy ka and you're busy with a lot of things. Paano kumbaga nasisingit pa ang preparations? Okay, actually, good thing naman that I started ako preparing earlier. Earlier on, siguro mga 3-4 months ago, I started practicing na, memorizing my songs. Yun, parang nag-internalize. Ang aga kong nag-umpisa kasi nga, feeling ko kailangan yun. I did a lot of workshops, dance, voice. Lahat na, nag-gym ako. Ginawa ko lahat yan para sa November 20. So, maraming preparations. Meron ka na bang lineup of songs na maaari mong i-share sa mga chatters na maaari nilang abangan sa concert? Okay. Sige, eto na lang dahil syempre i-expect na din na kakantahin ko siyempre yung mga naging singles ko for the last 15 years. So, I will be doing some of my hit songs in a different way. Na so, may twist. Yes. Yes. Sobrang iba siya. Hindi siya yung i-expect na nilang palang siya kantahin. We have guests. Yes, si Eric Santos, si JR, si KZ, and the G-Force. Sayo. Nako, sasayaw! May G-Force! Diba, exciting nga, no, diba? So, safe to say, we're gonna see a different Kyla dito sa Flying High concert. Yes, it will be different. Very different, we hope. Ito na lang, meron ka bang may i-reveal sa atin na kumbaga pinaka special moment ng concert para sa'yo? Kumbaga, of course, lahat yung special, but the most. Okay, para maiba naman, di ba, usually when you're a parent, you're a mom, you usually dedicate a song for your child. For me naman, I'm dedicating one song for my parents. So I think that's probably one of the, for me, something that, one of the productions that I'm looking forward to doing. Ayun. Na, medyo, doon ang pinakabahan. Ayan, eto naman, malihis lang tayo ng konti dun sa concert. Para kumbaga, syempre, parang curious yung ating mga fans na naka-online right now about yung kumbaga yung sa singing career mo, yung pagiging singer mo. So, kailan ba nag-start yung passion mo for singing? Passion? Okay, nag-start yan sa bahay kasi everyone in my family, kumakanta kami lahat. My dad. So, it runs in the blood. Yes, my dad, ano, professional singer siya. Like, he plays guitar. Bass guitar. And the piano. He was part of a band before. Yun talaga yung, kumbaga, nag-influence sa akin. And my mom also sings, my older brother, my older sister, ako. Dun siguro. Kasi parati kami kumakanta. Actually, parati kami nag-a-cappella sa bahay. Yes. Kaming lahat. Ay, ang saya. Ang saya talaga. Hindi na kailangan ng ano, radio or yes, TV. Yes, nung tayo nga bata pa kami. Ako, wow. Gusto pa rin yung mga Boyz II Men. They would sing yung mga songs ng Boyz II Men. Yung mga ganyan, acapella, impromptu, ganyan. Basta sabihin na namin, o ito sa taas, ako sa baba, ako yung melody, ganyan. Ako sa bass. Kaya kakanta kami sa bass. Okay. Na-mention mo kanina, may nagpa-play ng instruments sa family mo. Do you yourself, marunong ka ba mag-play? Wala, kung mag-chords lang. Ay, kumbaga hindi ka nag-try, parang nakakita mo set sila, pero wala talaga kumbaga. Wala talaga eh. Nag-try naman ako to learn yung piano. Kasi my brother plays piano. Tapos, yung sister ko naman guitar. Ano, wala talaga din yung passion ko. Talaga yung sa singing. Growing up, how did you hone your talent? Kasi syempre may iba, parang may talent, pero hindi, kumbaga, nai-improve. You know what? My parents were a big, big factor. Kasi sila rin talaga yung nag-motivate sa akin. And sila rin yung nagpa-realize that you can do something about singing, you can, pwede yun yung maging career mo, ganyan. Sila rin yung nagpa-realize. I think, yung my parents. Sila rin talaga nag-encourage, sila rin pinagpupok ako mag-rehearse every day. Ayan. Nilublub ako sa drum. Totoo ba yun? Na parang pag nilublub ka sa drum, gaganda boses mo? Hindi naman sa gaganda yung boses, but your lung power. Mas-strengthen yung lung power mo. Kasi pag nasa loob ka, pag nasa tubig ka, di ba parang masikip? Tapos, kumbaga, may, ano yun, may constraint kapag kumakanta ka na. Isipin mo yun, parang ka nadadaganan, ganun. So, mas mahirap siya. So, when you get out of the water, without any ano constraint na ganun, mas madali. So, ay pala yun. Yung
akala ko naman, ano, nakakaganda ng boses. Nilublog din kasi ako sa drum. Wala nangyari. I think sa low power siya talaga. Wala nangyari. Lumakas ng boses ko, oh. Hindi ako post kung ano. Nilublog sa drum. Na-try mo din ba? Oo, try ako dati. Ba parang masikip? Yes, parang yung mga ugat-ugat. Parang may pressure. Yeah, may pressure. Ayan, yung ibang mga fans mo, of course, kumbaga fan din ng tandem yun ni JR. Mm-hmm. Diba? Bilang R&B king also is si JR. Parang would you say na as a singer, you are different when you're with JR? Kumbaga may naiiba sa way of singing mo, sa boses mo, pag magka-duet kayo? Siguro kami kasi ni JR, pareho kami ng ano eh, genre, pareho kami ng R&B, tapos pareho kami ng mga artists na pinapakinggan, yung vibe, yung music. Parang kilala na namin kasi yung isa't isa. So I guess iba rin talaga kapag si JR yung kaduet ko kasi magtitinginan lang kami, alam na namin yung gagawin. I mean, kapag gumawa ko ng isang rebrands or riffs, kaya niya akong sabayan. Kaya niya sugutan. Kumbaga kilala ka na rin kasi kilala na rin namin. So parang nagaganyanan kami. So parang masarap na, I mean, mag-collaborate. Kasi parang kami ng flow. Flow. Gusto kaya very R&B flow. Yan. Meron ka bang mga dream pa, kumbaga, na makasama o makaduet sa isang song number? Song number, okay. Actually, yung isa sa mga pangarap ko talaga na makaduet, medyo natupad yun kasi nung nakilala ko si Brian McKnight, nagawa kami ng song together. International level. Nagduet kami yung song, nirecord namin yung kanta yung My Heart. It was already a dream come true, but meron pang ibang mga artists na I'm also looking forward to meeting. Maybe in the future, ito niya si Alicia Keys. So, gusto ko talaga si Alicia Keys. Siya yung gusto kong next. And with your talent, I'm sure. Wow! Alicia Keys na yan. Expect next year. Expect next year! Next year, next year agad! Kailangan ko bakasyon muna ako doon. No pressure! Next year, expect. Ayan. Hanapin ko muna siya. So, would you say ba na yung mga icons mo also Alicia Keys, Brian McKnight, tama ba? Or do you have any other icons or idols that you look up to as a singer? Ako, napakadaming. Lumaki ako sa music ng Boyz II Men, Mariah Carey, Brandy, ako, Aaliyah, ayan, si Monica, Faith Evans, J. Blige. Sila yung mga kinalakihan ko ng music talaga na malaking influence sa akin. May tanong mo. Nakalimutan mo na. Yeah, nasagot mo naman. Nasagot mo yung mga icons. Ayan. Ito naman, syempre bukod sa pagiging singer, you're also a wife and a mom. So, some of your fans, meron mga hinihingi mga mommy tips, beauty tips. Ayan. At sasagutin natin lahat ng inyong questions when we return dito lamang po sa Kapamilya Chat. And we are back dito sa Kapamilya Chat. We're still with Kyla. And kanina na-discuss na natin Kyla as a singer. Now we're gonna discuss Kyla as a wife and a mom. So, how do you balance ba yung kumbaga pagiging isang wife and pagiging isang mommy? Kasi di ba meron parang notion na once na magkaanak ka na, para mas totok ka na dun sa baby mo, and yun yung mga nagiging cause minsan lang. Away, dambuhan, yes. So, ikaw, paano mo siya nababalance? Ako naman kasi, I think, medyo swerte ako dahil kapag singer ka, hindi masyadong ganun ka, I mean, nakakapili ka pa ng timer. Depende na lang, I mean, sa work. Katulad ng artista, taping, you have to wake up so early in the morning and go home very late, early in the morning again, ganyan. So I guess I'm lucky on that side. And also, maswerte din ako dahil it's easier for me to balance my schedule. Dahil yung asawa ko din, he's very supportive. And I really have to leave. He makes sure that Toby is settled na siya na yung nati-take over sa asawa sa anak ko. Kumbaga, pagtulungan. Parang he understands your craft, kumbaga yung career mo. Yeah. So, isa yun sa secret ni Kyla. Ang supportive hubby din. Sino daw ang mas kamukha ni Baby Toby for you ah? Kasi diba minsan pag tumitingin yung mga tao, sasabi, ay, mas kamukha ni Kyla, mas kamukha ng daddy. But for you? Okay, ang dami nang sasabi na ng tao, kahit yung husband kasi nasabi na, kumukha ko daw yung baby ko. Pero ang tingin ko naman, kumukha siya ng asawa ko. So, parang sa akin na,
mas kamukha niya si Rich. Kasi I saw the picture eh, yung baby pa si Rich. Yung kilay, yung mata, lahat. Except siguro ng shape ng face siguro nakuha sa akin. Mas more on Rich. Mas more on Rich. How about yung traits? Parang tingin, nakikita ka na bang parang mas kaugali mo si baby, Toby, or si Rich? Palagay ko kay Rich din kasi sobrang hyper. Hindi naman ako hyper nung bata ko. Pagka iniwan mo ako sa isang tabi, kahit ilang oras na yun, di mo pa rin ako nandiyan ka pa din. Iwan ako, isang minuto, wala pang isang, dalawang segundo, wala na yun. Sa harot! Sa sobrang likot niya. Yun. Pero meron ba siyang trait na kumbaga na mana din niya sa'yo? Palatawa. Even nung bagong panganak siya, numingiti na siya. Nag-smile agad. Nag-smile agad. Oo, yung first picture namin, nung bagong panganak siya, nakasmile siya. Very happy baby. Being a mother to a baby boy, totoo ba yung kasabihan na pag baby boy daw, mas close sa mom? Parang feeling ko. Totoo? Kasi yung anak ko, sobrang kano niya. Sobrang siyang attached sa akin. Pag nandiyan ako, talagang sa akin siya nakadikit, nakasiksik parate. Kahit pag natutulog, siksik, siksik na siksik sa akin. Gusto niya yakap-yakap ko pa siya. Oo. Tapos pag wala ako, hinahanap niya ako sa daddy niya. Where's mommy? Ganun. So totoo siya? Feeling ko kasi totoo. Oo, nawawala siya pag aalis ako. Kailangan, hindi niya alam, mapaalis na ako. Do you have any mommy tips in raising a child? Mommy tips, okay. Ako kasi, like, kami ni Rich with my baby, we don't spoil him. We don't buy him anything, actually. Very, very few lang toys na binili namin. Because we don't want him to grow up na he just gets what he wants right away. Like, we're trying to teach him the value of working for what he wants. Like, kunyari, okay, if you're a good boy, if you eat a lot this whole week, I will get you that toy, but not now. Parang ganun. So, may, parang if we're gonna give him something, it has to be a reward because he's been good. Instead of parang pag sinabi nila, oh, ibili mo ako niya. Kasi ang baby, like my son, hindi siya talaga hihintong at di niya nakukuha yung gusto niya. Kanyari, nasa toy store kami or napadaan kami ng store, gusto niya bilhin yung bola, balikan niya yun. Kahit magwala siya, parang we don't give in to that. Like he has, you have to be the boss. That's what we're trying to teach him. That we are the boss, not him. You have to follow. Dito bilang mommy, yes. Yeah. Biggest challenge na you face as a wife and as a mom? Biggest challenge? Siguro yung ano nga, yung time. Especially pag sobrang busy kami pareho, mahirap din yung parang siyang maiwan sa bahay. So we make sure na before we leave the house or the night before, leave quality time. Ang hirap kasi na ano eh, namimiss ka talaga ng bata eh, kapag ka hindi ka niya, at least makalaro mo niya. So we make sure na day na meron kami time na naglaro kami, parin kami, nagtasa kami, or nag-watch kami ng movie. Yun lang yung mahirap lang, hindi sinit mo siya talaga. You have to make time for it. Yeah. Kailangan. Ito ang pinaka-trending. Okay. Dito na question, dito sa ating chat. Any beauty tips daw for mommies na naka-online? Kasi kumbaga, you maintained your glow, your fitness, o kumbaga fit ka pa din. So, ano yung masasabi mong advice? Advice? Siyempre, when you're a mom, it's so hard to get 8 hours of sleep, diba? So, dahil hindi naman imposible mo kumami yun everyday, naging 8 hours ka. Just drink. Ako, I just binabawi ko sa tubig. Ayan. Hindi mo kayo ng tubig. Yun lang. Wala naman talaga akong secret. Kakaloka. Red lipstick, ganyan. Makainan lang galong-galong ng tubig. Para magiging kamukha ni kayo. Hindi, tapos ganyan. Makeup, yan. Huwag mo pabayanin sa sarili. Like, you know, put on some makeup. Yes. Kaalis na yung kaayos. Ayan. Oh, ito naman. Siyempre, we have
Kyla as a singer, and then next, of course, na-fulfill naman natin yung mga requests ng ating mga chatters na Kyla as a wife and a mom. Up next, Kyla exclusive. So, may mga pa-challenge tayo ng slight kay Kyla na gagawin dito sa Kapamilya Chat. And game na game naman si Kyla, yeah. Being the R&B queen. Diba? So, yan ang abangan nyo dito lamang po sa Kapamilya Chat. So, ang ating pa-challenge kay Kyla is, kakanta siya ng certain song na dapat kaboses niya isang certain, kumbaga, singer. So, for our first song, it's entitled, If the Feeling is Gone. And you're gonna sing it as Tamiya. Tamiya. Okay. Ayan. Again. Songs na nagawa ko before with collaborations with different artists like
JR, yung Telatena na I sang for Hinig Handog 15 years ago dito sa ABS-CBN. Kasama yung kaduet ko with Martin Rivera, Gary Valenciano, and syempre yung muli, yung version ko na mahal ko and On the Wings of Love. And yung pinanalo ko before, long time ago. Sa tangan ng kampyon, I Am Changing. So you guys should grab a copy of this album, my very best of grab a copy na, guys. And of course, meron tayong one winner ng 2 tickets wow. for the Flying High concert yes. ni Kyla happening on November 20. And the winner is... Okay, Albert Taiko Jimenez. At Jimenez underscore Albert. Yes. Wow. Okay. Yes, another 2 tickets to the concert and meet and greet. Yes. Ayan. How do he claim the tickets? Ayan, we will just contact you privately. Baka ibang Once again, thank you so much, Kyla, for guesting here dito sa Kapamilya Chat. And lastly, before we let you go, we will just read a few comments lang from our chat box from your fans. Okay. Are you writing new songs now? Actually, yes. Meron ako mga a few lines na nagawa na. And hopefully, natapos namin yan after the concert. Ayun, abangan po niya yan sa susunod na album na gagawin. Okay. Kyla, sino pa sa mga co-singers mo ang dream mo makaduet in the future? Parang nakaduet ko na halos lahat. Nakaduet ko na si Gary V, Martin Rivera, Regine Velasquez. Ang hindi ko pa nakaduet talaga, nakatrabaho. Hindi, makasatrabaho ko na rin lalim sa Lucia. Ikaw. Swerte naman. Siguro mga new artists naman. Kasi like yung mga hinahangal ko naman. Halos lahat sila nakaduod ko na rin. Pahabol. Pakanta ng Huling Sayaw. Warus Lovers. Ano ba si Huling Sayaw? Hawakan mo aking kamay bago tayo maghiwalay. Lahat-lahat ibibigay, lahat-lahat. Paalam sa ating huling sayaw, may dulo pala ang langit. Kaya sabay tayong bibitaw sa ating huling sayaw. Next. Hi Kyla, when are you going to visit San Francisco, California again? I remember I was only 12 when you had your concert here with Luke Mijares. Now I'm 23. I would love to see you again. Please greet me on live chat. Okay, I was in San Francisco actually last April, July. Para sa isang bakasyon. Tayo nakita. Eh, abangan po niya yan. Baka malay mo magka-TFC show kami dyan sa San Francisco. Follow me on Instagram, Kyla Real and Twitter para makita niyo po kung kailan po ako punta dyan. And lastly, from? From 30, I'm your biggest fan. Can I sing with you? I work here in ABS-CBN. 30! Calling 30! Kung nasan ka man. Kasi sa 30! Oo, nadagpunta siya. Ay, naku, Birdie! Ayan. Hindi siya pumunta dito. Sayang naman. Ayan. So, ayan, Kyla, why don't you promote your upcoming concert? Malapit na Flying High. Yes! Iniimbalahan ko po kayo lahat mga kapamilya. Sana makapanood po kayo at supportahan niyo ako sa aking 15th year anniversary concert.
Kyla Flying High at Kia Theater, nasa may Araneta Center po yan. And you can buy your tickets sa Ticketnet. Just call 911-5555. Thank you very much. Thank you, Kyla! And hopefully, makabalik ulit si Kyla dahil talaga namang hindi nagdadamot. Give na give sa pagpapasapol. And remember guys, maglubog na sa drunk. Diba? Yes. Yun yung pinaka-tumatak na tip. Yes. Sa lahat na pinag-usapan, maglubog sa drunk. Yes. And red lipstick. Thank you sa lahat na nag-online guys! Maraming salamat!